Magandang araw sa inyo mga viewers and subscribers. Konting update sa ating power wall. Matagal-tagal na rin nating hindi nasilip yung ating power wall. Wala pa rin yung ating ISDT BatGo, pang monitor natin sa mga boltahe ng cells or battery pack. Wala pa rin, hindi pa rin nakabit. Pero may dumating na yung mga in-order ko sa eBay. Dumating at yung iba na ikabit ko na. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga naikabit ko na sa power wall natin. Silipin muna natin itong mga dumating. Tara. Ito yung mga dumating sa mga order ko. Ito ay ang ating multifunctional meter on AC side. Model ako ng dalawa nito. Ang isa ay nakakabit na sa ating power wall. Ito ay meron akong pagkakabitan dyan. Maraming ikakabit natin ito sa ating 12 volt 16 volts na power wall, kasalukuyan kong ginagawa. At ito din, dalawa din ang in-order ko nito. Ang isa ay dati na nakakabit sa ating power wall. Ito ay DC, ito ay AC. Itong DC ay gagamitin natin para sa bago pumasok sa charger or inverter, hybrid inverter, para i-charge ang baterya. Makikita natin kung ano ang napoproduce na solar panel. So, kailangan malaman natin kung buong maghapon, ilan ang napoproduce, ilang kilowatt hour ang napoproduce na ating solar panel. In that sense, ay makakalkula natin kung napoproduce ng solar panel natin. But obviously, sa system ko ay talagang kulang. Kailangan ko magdagdag pa ng apat na 300 plus solar panel. Apat na piraso niyan. 300 watts. At ito naman ay gagamitin natin sa output side. Dito na natin malalaman kung ilan yung ating konsumo sa buong maghapon o sa isang buwan, at may kukumpara natin itong dalawa. Ilan yung pumasok, ano yung lumabas. Kasi kung aasahan natin sa inverter, meron kasi doong sa inverter kumukonsumo din siya, no? Gumagamit din ng inverter. Walang, hindi ko gaano nga tulad ngayon, nakalagay sa ating multifunctional wattmeter around 69 watts ang gamit natin. Sa inverter, nakalagay doon 85 watts. Kasi kasama na doon yung consumption mismo ng inverter. Ang gusto kong mangyari ay malinaw na malaman ko kung ilan yung nagagamit talaga sa labas. Tulad ng ginagamit natin ngayon sa buong garden toolshed, minsan ay extend ako ng cable papunta na sa loob ng bahay. Okay, dumating din ang ating temperature sensor. Ito ay magandang additional to sa power wall. Ang bala ko dito ay maglagay ng multiple sensor sa bawat pack at magti-trigger ito ng 300 amps relay para suitable for 24 volts. Kapag uminit ang isa sa mga pack, mag-off ang relay at mawawala ng connection ang battery pack sa circuit. Magsha-shutdown kumbaga ang system. Yan ang bala ko dyan. Isa pang magandang gamit dito ay kung gagawa ko ng solar generator sa loob ng box, pag umabot sa ipinagbabawal kong temperatura ang loob ng box ng solar generator, ay pwede ko itong konektahan ng fan na magti-trigger siya kapag uminit sa loob ng solar generator. Ito ay titesting ko muna kung gaano ito kaganda o gaano ito ka importante sa system. Ito, matagal ko na binabanggit itong mga ito. Napakatagal ko na. Sa ilang video ko na binabanggit itong mga ito kung kailan darating. At sa wakas, dumating din yung dalawang tigo 100 amps natin. And sad to say, I'm so disappointed with this with the quality of this circuit breaker. No, by the first look, you can already see na talagang plastic talaga, no? Plastic na plastic. And I don't know kung mag-fit dyan sa terminal na yan ang 35 square millimeter na cable. Hindi ko alam. Anyway, yung ating nakakabit ngayon sa power wall ay gumagana naman. I've been testing it. Nagtitrip naman siya talaga pag sumobra sa current. At pag nag-short, nagtitrip din siya, no?
Hindi ko napapalitan. Ewan ko kung anong gagawin ko dito. Parang doubt naman akong gamitin to. Pero itetest ko muna bago ko gamitin yan. Okay? So, itong dalawang to, AC at saka DC, puntahan natin kung paano ko ginamit. Punta tayo sa power wall natin. Makikita nyo siguro sa likuran ko, yung power wall ay mayroon ng pagkakaiba. You know? Sa side na yon at saka sa side doon, mayroon ng pagkakaiba dyan. So, tutukan natin ang left side at right side kung ano ang makikita natin pagkakaiba. Yung ating right side, andun yung DC multifunctional meter. Sa right side yun, no? Yan yung linya na galing sa solar panel, dumaan sa circuit breaker, tapos dumaan sa ating multifunctional meter. Pagdating naman dun sa kaliwa, andun yung ating AC multifunctional meter, tapos dumaan sa circuit breaker. Okay? So, doon ang labas ng ating consumption. Ito naman ang pasok ng ating charging. Puntahan natin. Kung makikita nyo, sa loob ng 12 hours and 41 minutes, na-collecta tayo ng 44.5 amp hour lang. Kasi ang solar panel natin ay hindi ganun kalaki. At ang total energy natin na na-collecta ay 2.8 lang. Magtataka rin siguro kayo bakit 12.41 minutes, no? Sa amin dito, kapag summer, mahaba ang araw namin dito. Minsan buong magdamag, may araw kami sumisikat. Hindi ako nagbibiro. Talaga, merong a week, isang linggo, dalawang linggo na maliwanag. Maliwanag, no? So, ngayon, nag-charge pa tayo ng 1.3 amps, no? Yan, kita nyo? Na merong 88.2 watts. Pababa na siya kasi pababa ng araw. So, itong ating DC side. Charging side, no? Ito yung linya ng solar panel. Pumasok sa breaker natin dalawa. Tapos dumaan siya rito. So, solar panel, breaker, then multifunctional meter. Tapos papasok ngayon yan dito sa ating hybrid inverter, charger. Siya yung magcha-charge sa battery natin. At yung ating AC output, pupunta tayo doon. Ito naman yung multifunctional meter natin. So, makikita nyo, may voltage, may power, frequency, yung current na ginagamit natin, yung energy na na-consume natin. Ilang oras ko pa lang itong kinabit, no? So, may kita nyo 243 watt hour pa lang yung ating na-consume. Tapos, meron siyang power factor. Ang AC out, ito, tumaan sa multifunctional meter. Multifunctional meter, dadaan sa circuit breaker. Okay, but ganito ang setup. Kasi gusto ko, pag pinatay ko itong circuit breaker, hindi namamatay ito. Maliban na lang kung papatayin ko ang inverter. Ang pinakahuling nasa linya natin na system ay ang circuit breaker. Hindi ito. While dun sa DC side, circuit breaker naman yung nauna, ito naman yung nasa pagitan ng circuit breaker sa inverter. So, ganyan ang paggamit natin. Napakahalaga nito dahil makakalkula ko na kung ilan yung ginagamit ko at ilan yung pumapasok. Sa ngayon, ang itong 10 kilowatt na power wall ko, ang kadalasan niyang sinusuplayan ay ito lang garden tool shed. At ang mga gamit ko rito ay yung aking madalas, naghihinang lang ako. Meron akong heat gun na 1.5 kilowatt. Meron akong high wattage, no? Power tools, yun lang sinusupplyan ko. Nag-loan mower at nagtatabas ng hedge, no? So, yun ang ating update sa ating power wall. Ang pinakakulang na lang dyan ay yung ating ISDT BatGo for battery pack monitoring. Bawat pack na mamonitor natin. At yun ang ating update para sa inyo tungkol sa ating power wall. At kung hindi ka pa subscribers, pakiusap ko mag-subscribe ka na para masuportan mo ang channel na ito. At kung ikaw ay subscriber naman, maraming salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong panonood sa video na ito. Bigyan nyo ito ng thumbs up, share nyo kung maaari. At sa muli nating pagkikita, God bless.